konting kalaman sa kasulatan. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil po dito sa Marcos 7:7. Datapat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ano man po ang inyong gawin na tinatawag ninyong pagsamba? At ito po ay galing at aral, utos ng mga tao ay wala pong kabuluhan. Ang ginagawa po ninyo, walang saysay. Base dito po sa Marcos 7:7. 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Ang nangyayari po kasi ngayon sa napakaraming relihiyon, sekta, paniniwala, pananampalataya, ay utos na ng tao ang ginagawa. Hindi na ho yung utos ni Yahawa, kundi yung utos na ng tao. Ano? Katulad na limbawa ho yung tinatawag na pagsamba. Bakit ba si Pablo, noong siya ay nasa Jerusalem, hindi siya sumamba sa templo, sa sinagoga? Ano po? Gawa 24:11. Dito sa, ang sabi niya, na isapagkat napagtatalastas mo na wala pang 12 araw buhat ng ako'y umahon sa Jerusalem upang sumamba at hindi nila ako nasumpungan sa templo na nakikipagtalo sa kanina man o kaya'y nanggugulo sa karamihan ni sa mga sinagoga ni sa bayan. Bakit po siya nung nasa Jerusalem eh hindi siya sumamba doon sa templo o na nasa Jerusalem nung panahon na yon, nung unang siglo? Hindi pa ho nagigiba yung templo ni Herodes dito nung panahon na yon. No. Bakit ho hindi siya sumamba sa templo? Ano ang paliwanag? Gawa 7:48. Pagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay gaya ng sinasabi ng mga, ng propeta. Nakita po ba niyan? Yun daw pong kataas-taasan si Yahawa ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay gaya ng sinasabi ng propeta. Ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba gaginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung anong ginawa ng inyong mga magulang, gayon din naman ang ginagawa niya. Sabi yun ni Esteban dyan, yung puso, hindi tuli. Iyong tainga, hindi tuli. Ano? Kaya matitigas ang ulo. Hindi ba? O dapat tinutuli yung puso, tinutuli yung mga tainga. Ano ibig sabihin nun yan? Hindi ba pagka tinutuli ang isang bata, literal na inaalis yung balat, ano? O ganun din, dapat tuliin yung masama. O, masamang puso, masamang tenga, yung pandinig. Hindi ba? Yeah. Bakit hindi dapat sumamba sa templo sa Jerusalem? Ano sabi? 4:19. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong
kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Yahweh sa babae, paniwalaan mo ko na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Naliwanag naman o ha? Kahit ang wika sa bundok na ito ni Jerusalem, hindi nyo sasambahin ng Ama. 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga odyo. O 23. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi sumasamba sa Espiritu at katotohanan, ano ang iyong sinasamba? Oh, ikaw ay sumasamba sa laman at sa kamalian. Di ba? Sa laman at kamalian. Pagka ikaw ay tunay na mananamba, sasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Pero pagka ikaw ay hindi sumasamba sa Espiritu, sumasamba ka sa laman at kamalian. Nakuha po ba ninyo? Kaya nga sabi nga yun hong inyong pagsamba ay walang kabuluhan, walang saysay, walang kahantungan. Ayan, oh. Hindi kayo sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sumasamba kayo sa laman at kamalian. Nakuha po ba ninyo? Dapat po ang pagsamba ay hindi lamang sa araw ng Linggo at hindi sa simbahan. Ang pagsamba ay araw-araw ng iyong buhay. Bakit? Kasi ho yung pagsamba, pagsunod. Niyo ba? O, ulit-ulitin yung basahin yung Marcos 7:7. Tingnan ninyo, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Ang pagsamba po ay pagsunod dun sa utos. Kayo po ba ay nakasasamba sa Diyos? Hindi ho eh. Hindi po kayo nakasasamba sa Espiritu at katotohanan. Sumasamba kayo sa laman at kamalian. Ayan po, o kaunting kalaman mula sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyo lahat.